4 taong gulang na bata na may cancer ang inilapit sa ating programa ngayong araw. Ayon sa kanyang ina, plastic na lamang ng yelo ang ginagamit nila para maging colostomy bag ng kanyang anak. Ang kanilang sitwasyon, atin pong alamin. 2 taon na ang nakalilipas nang ma-diagnose ang 4 taong gulang na si Marnelly Arevalo ng Wilms Tumor Stage 4. Ayon sa kanyang ina na si Baby Jane Salamatin, madalas na umihi na may kasamang dugo ang kanyang anak. Dito na umuna siya nagpa siya na ipakonsulta sa doktor ang kanyang anak. Ako po ay namatayan po ng asawa. Pagkamatay po ng asawa ko, ilang months lang po na diagnose po ang anak ko po si Marnelly Arevalo po. 4 years old po, na diagnose po siya sa Wilms Tumor Cancer po, stage 4 po. Agad naman umanong inoperahan si Marnelly. Nung una ay naging maayos ang sitwasyon ng bata matapos maoperahan. Pero makalipas ang 8 buwan, ay bigla naman umanong lumaki ang tiyan ng kanyang anak. Muli nilang dinala sa ospital si Marnelly at ayon sa doktor, ay kailangan muling isailalim sa chemotherapy ang kanyang anak. Nang matapos ang chemotherapy sessions ay bumuti ang lagay ni Marnelly, pero nitong Hulyo lamang ay muli na namang lumaki ang tiyan nito. Ayon sa doktor, ang sanhi ng paglobo ng tiyan ng bata ay ang mga buta sa bituka ni Marnelly. Nagkabulbul na rin umano ang kanyang bituka kaya't kinakailangan niyang operahan muli. 2 beses na po siyang naoperahan. Ito pong year na to po, July 16 po ay naoperahan naman po siya na inilabas po yung bituka niya. Ngunit ang problema ngayon ay wala na silang sapat na pera para matustusan ang mga medical na pangangailangan ni Marnelly. Hindi umano kakasya ang kanyang kita sa paglalabada para sa pangangailangan ni Marnelly at ang 4 pa niyang anak. Kung minsan ay nilalagyan na lang nila ng plastic ng yelo ang tagiliran ni Marnelly dahil naubusan na umano sila ng colostomy bag. Ako po ay lumalapit po sa inyo. Tulong financial po para sa pamasahe po papuntang ospital po at pambili po ng colostomy. Maraming salamat po. At para po sa problemang iyan, makausap natin ngayon sa linya ng telepono si Ms. Tia Cuyugan Talavera mula sa tanggapan ni Senator Bongo. Magandang hapon, Ms. Talavera. Good afternoon po, Ma'am Angelique, at sa ating mga tugas-subaybay po ng Malasakit at Work. Alright, kilalapit lang po namin sa inyo itong problema ng nanay ni si Baby Jane, although yung anak po niya ay si Marnelly, ano, na meron pong sakit na Wilms tumor. Ano po kaya ang maaari nating maitulong sa kanila? Pwede po namin makuha, Ma'am Angelique, yung pong detalye po ng pasyente, particularly kung saan po sila malapit na nakatira, no? Kasi pwede po natin silang ilapit po sa malasakit centers po natin sa mga ospital. Mm-hmm. Ang maganda dito, Ma'am Angelique, meron tayong total of 152 malasakit centers po. Nationwide po yan na nag-ooperate po sa mga ospital pang gobyerno. So kung saan po sila malapit, ay pwede po natin silang matulungan na makalapit po doon. Okay, simple lang actually ang gusto nila sa ngayon, ano, na makabalik sa ospital at magkaroon ng follow-up check-up. And of course, yung colostomy bag po, ano, kasi nga yelo, supot lamang ng yelo ang kanilang ginagamit ngayon as her colostomy bag. Maaari mo ba nating ma-extend na ng maybe konting financial support for them? Yes po, Ma'am Angelique po. Pwede po natin sila matulungan po na makalapit sa DSWC para po sa financial assistance po na kailangan, pambili po ng colostomy bag, or pwede rin po kahit yung mga pamasahe po na kakailanganin nila sa pagpapacheck up po. Mm-hmm. At kasama na rin po dyan, yun nga pong laboratory tests po nila? Opo, ma'am, pwede rin po natin makover po ang mga laboratory and diagnostic procedure po na kailangan ng bata. Kung sa malasakit center po sila mailalapit, ay kaya naman po tulungan sila ng MC natin doon. Opo, so ibibigay po namin sa inyo mamaya ulit yung po mga detalye, ano ho, para mas maging specific po at maayos yung pagtulong po natin. Maraming salamat po, Ms. Pia. Salamat po, Ma'am Angelique. Good afternoon. Magandang hapon po. Yan po si Ms. Pia Cuyugan Talavera mula sa tanggapan ni Senator Bongo.
At sa mga nais pong dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa ptv@gmail.com. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang aming official social media account. Muli, ang tuloy na malasakit ay laging at work.